Hello, Base Junkies. So right now, I will apologize to the international community because I will be doing another Filipino video speaking in the Filipino language. So I apologize in advance. So right now, I will be starting to speak in Filipino in 3, 2, 1. So hello ulit sa mga fellow junkies ko. Ito ulit ay target ko yung mga kapwa ko Pilipinong bahista na nasa beginner to intermediate kasi hindi naman natin kay di ko hindi naman kailangan ng mga pro ng payo ko, okay? So naisipan ko lang gawin itong vlog na ito kasi baka minakaka-relate sa akin sa punto ng kanilang pagtugtog sa base, di ba? Ang dami kasi ngayon panahon ng internet, ang dami nating resources, di ba? Pwede tayong makahanap ng mga tutorial, mga review ng gear, di ba? Nang ano lang eh, nang ganun-ganun lang, hindi katulad dati talaga na ang hirap. Talagang ano, maghihintay ka ng taong ano, yung meron na nung ganung gear, tapos tatanungin mo sa kanya kung okay na. Okay ba talaga itong gear na ito? O kaya naman kahit yung mga tutorial kung paano tugtugin yung mga kanta sa bass. Di ba? Talagang noon ano eh, maghihintay ka talaga nung nakatugtog na. Eh, tapos kung kaibigan mo siya, swerte mo, talagang tuturo niya sa'yo. Pero minsan, hindi nila tinuturo, di ba? Kasi alam mo yun, kapag nakakuha, natuto ka ng something cool, di ba, sa base, minsan pagdadamot mo sandali yun eh, bago mo ituro. Pero ngayon hindi, ang dami na eh. Ang dami na, nasa YouTube na. Di ba? Ewan ko lang kung naranasan niyo yun, pero kasi itong mga, ano, mga na-meet nating mga musikero, bahista sa internet, eh minsan kung ano-ano ang sinasabi nila eh, di ba? What I mean kung ano-ano is, ano, meron silang sariling pananaw kung paano, paano sila tumutugtog, anong approach nila sa music, di ba? Yung mga ganun, anong gear ang ginagamit nila, bakit ganong gear ang ginagamit nila, ang dami nila, kasi nandyan na yung internet eh. Talaga hindi ko na mabilang. Yung iba, mga sikat, yung iba naman, hindi. Yan. Ewan ko lang kung naramdaman mo yun, nalilito ka na, ano ba talaga? Diba? Sabi ni ganito, okay ito. Sabi ni ganito, hindi okay ito. Diba? So, ayun, ewan ko kung dumating ka na sa ganun punto, pero ako kasi ganun. Bumating ako sa ganun punto na nalilito na ako, ano ba talaga ang okay sa base? Ano ba talaga ang hindi okay sa base? Diba? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng konting tips siguro, pero hindi naman ito expert opinion, ha? Yung kayo ng tips para hindi kayo masyadong malito. Okay? Para hindi kayo masyadong malito dyan sa mga nakikita ninyo. Okay? Sa internet o kaya sa YouTube o maybe sa social media. Facebook, Instagram, di ba? Ayan. So, sige, ganito. Ako ang may isa sa mga tips ko. Okay? Sa mga tips ko. Ang i-follow ninyo sa social media o kaya sa YouTube ay yung may academic background. Academic background sa music. Okay? Yung academic background, yung pwede namang yung ano, pwede, syempre yung mga nag-ano, conservatory of music, na ganyan, yung mga talagang nag-aral ng music. Kasi kailangan malinaw sa atin kung ano ba yung music na yan. So, music, okay, meron siyang aspetong boring. Yun yung tinatawag nating academic na base. Ano yun? Diba? Importante siya pero boring siyang aralin tulad ng mga nota, 'di ba? Yung scales, chords, chord theory, inversions, yung mga ganyan. 'Di ba? Importante 'yung mga 'yon. Don't get me wrong, okay? Importante 'yung mga 'yon, pero boring silang pag-aralan. Sabi nga ni Jeff Berlin, hindi naman talaga fun 'yon. Okay? Hindi fun 'yon, hindi 'yon masayang aralin. Pero napaka-importante niya. Okay? Napaka-importante niya. Kung mapapansin ninyo, yung mga magagaling talaga na musikero, sila yung merong mga academic background. Ayan. Nung sinimulan kong ano yan, gawin yan, yung sinundan ko yung may mga academic background, yung ano ko, yung pagkalito ko, medyo nabawasan. Okay? Medyo nabawasan. So, sa mga dinami-dami ng mga finalo kong mga bahista, iilan na lang yung mga sinusundan ko. Okay, iniilan na lang sinusundan ko. Pero ito, recommended ko lang naman to. Di ko sinasabing sundan nyo sila. Okay? Recommended ko lang naman si Jeff Berlin. Okay, si Jeff Berlin. Kasi talagang academically trained siya na bahista. Sa Pilipinas, si Charles Bautista. Ayan, si Charles Bautista. Kasi
ano siya, alam ko, UST Conservatory of Music siya, so he knows what he's talking about. Okay? Kumbaga may basehan, yung may meat. Parang ano yan, pag pupunta kayo sa doktor, di ba, ang doktor nag-medical school yan. Di kayo pupunta sa isang doktor na hindi nag-aral. Okay? Na hindi nag-aral. So, yun ang may papayo ko. Okay, yun ang may papayo ko. Mas okay sundan yung mga bahista sa social media or sa Facebook na merong academic background. Kasi sila yung madalas merong talagang ano, substance yung sinasabi nila. Okay? So, yan. Tapos, ito pangalawa, huwag kayong mahiyang i-criticize pero silently lang. Silently lang. Sa inyo lang. Yung mga nakikita ninyong bahista na freelance dyan sa Facebook. Okay? Yung mga ano, yung mga madalas mag-post sa social media, okay? So sige, isa na ako doon. Okay, isa na ako doon. Mag-ingat kayo sa mga sinasabi ko, okay? Ingat kayo sa mga sinasabi ko, although I'm speaking from the heart. Yung talagang ano, sinasabi ko kung ano yung tingin ko sa ganitong bagay, pero hindi ko kayo pinipilit na gawin 'yon. Binibigyan ko lang kayo ng ano, perspektibo, 'di ba? So isa ako doon sa mga nagpapalito. Okay? Isa ako doon sa mga nagpapalito. Pero 'yon. Ako kaya ano, wala sa akin kung i-unsubscribe kayo o mag-unfollow kayo, walang problema sa akin 'yon. Okay? In fact, okay nga 'yun eh kasi ibig sabihin noon, nagkakaroon na kayo ng sariling tawag ito, perspective o yung sarili ninyong conviction. Okay? Pero kung naniniwala kayo sa ano ko, sa mga tips ko, maraming salamat. Pero kung hindi, okay lang po 'yon. Okay, kasi wala po akong musical background, di po ako nag-aral ng music. Ano lang ako, mahilig lang ako tumugtog. Mahilig lang ako tumugtog. And nagkakataon, nabibiyayaan po ako ng gig. Okay? Kaya okay lang po yan kung hindi nyo ako susundan sa YouTube or sa Facebook. Okay lang po yun. Okay? So, kailangan talaga piliin ninyo mabuti yan. I-criticize ninyo yung mga nakikita ninyo. Okay? Kasi minsan meron silang mga sinasabi na talagang kulang sa conviction. Okay, marami akong nakikita ngayon dyan na kulang sa conviction. Tapos, minsan, they're not walking the talk. Yung hindi nila ginagawa or yung action nila, hindi kontrapelo doon sa mga sinasabi nila. Okay, mag-ingat kayo doon. Okay, mag-ingat kayo doon sa mga ganun. Yung meron silang sasabihin ganito, di ba, kaya sasabihin niya, gear doesn't matter. Sasabihin niya ganun, pero ang gamit niyang gear, maganda, 'di ba? Yung never nyo siyang nakitang gumamit ng cheap na bass. Ingat kayo sa mga ganun. Okay? So, kung sa tingin nyo ganun ako, wala pong problema sa akin. Okay? Kasi kung yung mga sinasabi ko, lalo kayo nalilito, wala pong problema 'yon. In fact, mas gusto ko ngayon kung in-unfollow ninyo ako at lalo kayong gumaling na bahista. Kasi 'yun lang naman ang gusto ko talaga. Makatulong sa inyo. Hindi ko target maka 1 million o kaya maka 1,000. Eh, wala akong pakialam sa number of subscribers ko. Okay? So, yan. So, yun. Follow ninyo yung may mga academic background. Tapos, talagang kilatisin ninyo yung mga nakikita ninyong bass player influencers. Okay? Lalo na, wag ninyong i-follow yung mga bahistang meron silang sinasabing something pero hindi naman nila ginagawa. Okay, yung mga gear doesn't matter, pero ang mga tinutugtog na bass, mamahalin. Mga mamahalin. So, ano kayo doon? Ingat po kayo sa mga ganon. Okay? So, yon. Mga tips ko lang yon para mabawasan yung mga pagkalito ninyo. Okay? Kasi sa puntong ito, baka di nyo na alam kung anong ba dapat bilhin, ganyan. Ano ba dapat yung gawin? Anong dapat aralin? Okay? So, yung mga tips kong yun, sana makatulong sa inyo. Yan, maraming salamat kung tinapos niyo yung video. Mag 10 minutes na, tama na po ito. Salamat po sa inyong lahat kung tinapos ninyo itong video ko. Thank you. Thank you.